morning mga kahabi natin dyan. So ngayon, mag-breed tayo ng mga beta. So ito, dito sa breeding tank na to, ito yung pinakita ko sa inyo last time na sinisimulate natin yung wild kung saan yung beta ay nag-breed. So itong male, yan siya. At ito yung female, ayan, nakatago ang female. So ito yung breeding tank ko na mayroon na rin mga ano, mga fry. Ayan. So dito, ayan, mga fry. Makita nyo ang daming fry. So dito, kahit may fry yan, ayan, pwede tayo makabreed. Pwede tayo makabreed. Hindi nila yan kakainin yung fry. At kung mag-pisa man yung mga egg, ang mga eggs dito, magkaroon rin natin tayong mga bagong fry na maliliit. Hindi rin yan kakainin ng mga maliliit na to. Ng mga first tsaka second batch. So itong batch na to ay third batch na to. And ibang female naman ang ginamit ko sa pagbibreed ng beta. So ayan ang male. Green yan siya, green. Color green siya, ayan. So and dito sa sunod na tank na to, magbibreed din tayo dito ng mga red na beta. We're gonna keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. Ito na yung bubble nest na i-create ng male. So itong male pwede set up, no? Lagi yan siya mag-create ng bubble nest. Walang tigil yan siya mag-create ng bubble nest pag ganito ang setup natin. So kailangan lang natin ng maraming female, kasi once na pisa na mga 2 weeks after, pwede naman tayo mag-breed ulit ng pwede naman ulit mag-breed yung male. Pwede naman tayo gagamit ulit ng ibang female para mag-breed siya ulit, kasi tuloy-tuloy yan ang pag-create niya ng bubble nest. And with this setup, mas madali siya makarecover. Yung male, mas madali makarecover. Yung female, same din, mas madali din makarecover kung meron tayong ganito na tank, recovery tank para sa female. After mag-breed siya dito, lagay natin siya hiwalay sa separate na tank na ganito din yung setup. Parang ganito yan. Pero ito, gagamitin natin for breeding ng beta na red. So, pakita ko sa inyo yung red na beta na ibibreed natin dito. Never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn. We can still have fun for now. No one else. Ito yung red na ibibreed natin sa breeding tank, no, na simulating the wild. So ito yung red. So dalawang red ito. Ayan. So red, and ito din ay red. So ito silang dalawa, i-breed natin dun. Itong isa, ito lang i-breed natin dun sa breeding tank na simulate natin yung wild. Ayan. And ang female ay ito. Ayan. So dalawang female. Ito siya, binigay lang to sa kaibigan natin na beta breeder. And binigay niya sa akin. And sabi niya, i-breed natin ito. Ayan. So ngayon, i-breed natin to sa doon sa breeding tank na i-prepare ko para sa beta breeding natin. Itong dalawang beta na red, hindi ko alam kung anong tawag dito na red, no? O kung alam nyo, i-comment nyo lang po sa ilalim ng video na ito. So ayan, and ito yung breeding tank natin, naging prepare ko na
ito siya for ano na to siya, mga nasa 5 days. Okay? So 5 days, kung mapansin niyo, nilagyan ko ng duff niya. Ayan, daming duff niya. And may mga ano na rin, may mga meron na rin mga mosquito larvae. Ayan, daming mosquito larvae. So ang una natin ilagay ay ang male. So itong una natin ilagay, no, male, para mag ano siya, mag create siya ng ano niya, territory niya, maklaim niya yung, maklaim niya na territory niya yung itong breeding tank na to. Ayan, para ma-familiarize niya muna yung breeding tank. And after 30 minutes, introduce natin yung female dito sa male na to. Balik tayo dito sa kabila, sa to sa blue na mga beta. So kung mapansin nyo, hindi na ako gumamit ng vent, no, para ma-introduce natin yung female sa male. Kasi since malapad naman ang lugar, mas malawak yung tatakbuhan ng female para maiwas sa male, no? So less ang injury na makos ng male sa female. Yan. So takbo-takbo lang yung female dito palibot. Until later, ang stage niya to ay tinatawag na flaring. Ayan, nagfi-flare sila. Until later, ang sunod na stage ay ang invitation. So after ma-flaring, probably mga half day na flaring, magkaroon na yan siya ng invitation, wherein ang male invite ng, wherein ang male invite niya ang female papunta dito sa bubble nest. So ayan, yan sila, nag-flaring pa lang yan sila, kasi bago pa lang sila na-introduce sa isa't isa. So kung mapansin nyo, less injury, hindi siya masyado tinutuka ng male. We're gonna keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. Fry. Ayan. So nandiyan na sila. So kung mapansin nyo, may mga fry dito. So kasi during breeding time, itong male saka female, hindi yan sila kakain, no? Hindi sila kumakain. So there's a chance na hindi nila kakainin ang fry dito na nabibreed na natin. Hi. Hi. Na-try ko na yan, no, during breeding time. Pinapakain ko sila, binagyan ko sila ng duff niya, pero hindi nila kinain ang duff niya. Hinayaan lang nila until naka-drop yung female ng eggs. Yun na yung start na kinain ng female yung mga duff niya. Pero during this stage, hindi yan sila kakain. No? Kahit anong makita nila dyan, hindi nila yan kakainin. Unless, kapag na-introduce natin yung female, and ang female is not yet ready na mag-breed, mayroong chance na kakainin niya yung mga fry dyan or anything na maliliit within this tank. So dapat ano lang, no, condition talaga ang female bago siya isalang dito, i-breed natin para hindi masasayang yung mga fry natin na nandito. Ang maganda dito, no, ihayaan lang muna natin yung male dito until such time na mag-create siya ng bubble nest. So pag create niya ng bubble nest, pwede na natin introduce yung female kagad. So hindi siya 30 minutes lang mag-create siya ng bubble nest kagad. Probably it will take days bago siya mag create ng bubble nest. And yan yung sign na itong male natin na red is ready to breed na. And yun na rin yung sign na pwede na natin ilagay ang female dito sa tank na ito. So ngayon, iyan lang muna natin dito at i-continue lang na muna natin pakainin condition itong female na beta. So ito,
ano na to, ready to breed na rin to. Ayan, malaki na rin yung tiyan niya at condition na talaga to na mag-breed itong female na to. So antayin na lang natin yung male na mag-create siya ng bubble nest and doon na natin i-introduce yung female. Ito yung mga breeders ko, no? Dito ko sila kinakondisyon na mga breeder. So ito yung mga male. Ayan. So malalaman natin sila na male kasi nag-create sila ng bubble nest. Ayan. So ito male, may bubble nest. Ito male kasi meron siyang bubble nest. Pero minsan, no, kahit female, nag-create din mismo ng kanyang bubble nest. Kapag ready to breed na talaga siya, no, malaki-malaki ng tiyan niya, kikreate siya ng sarili niyang bubble nest at mangingitlog siya mag-isa. So mayroong mga ganong pangyayari, no, na na-experience ko sa pag-breed ng mga beta. So kapag ang beta mo na condition mo na ng mabuti para mag-breed, kailangan bibreed na yan siya talaga, no. Sasalang na siya kaagad sa male para mag-breed siya, kasi kapag hindi, kikreate siya na sarili yang bubble nest at mangingitlog siya mag-isa at ilalagay niya rin din sa bubble nest. Kailan yung problema dun ay syempre hindi mabubuo yung mga eggs kasi hindi na fertilize ng male yung egg ng female. So far ang ginagamit ko na dati ay itong beta food, no, na gawa ng product. Yeah, so ito gustong-gusto ko to na beta food kasi maganda, solid ang pagkagawa ng beta food na to. Hindi siya katulad ng micro pellet, no, na parang chicharon kung sa atin pa. While itong product solid siya na beta food. So anyway, ito kasi naubos na. Ngayon ang ginagamit ko ay ito. Itong micro pellets na to. Ito yung pagkain ng beta. Cichlid ko. Cichlid ko na discus. Ito yung pagkain ng discus. So, ito yung pinapakain ko, kinocondition ko sa mga beta breeder ko. Yan. So, gusto-gusto nila yan. At, mas maganda to na pagkain. So, ito eh, pakita ko sa inyo yung pagkain ng discus na ito rin pinapakain ko sa mga beta ko. So, ito yung pagkain ng discus, no, na pinapakain ko sa mga beta ko. So maganda to siya kasi pang condition, pang show na beta, ito gagamitin nyo, maganda to. So hindi siya katulad ng micro pellet na parang floating type na parang chicharon. Ito siya ay semi-floating siya pero sinking pellet siya. Ayan. So everyday tatlong piraso lang yan ang pinapakain ko sa kanila, tatlo or apat. Ayan, ganyan lang. So walang tigil yan sila kakain, no, pag pinakain na kuna yan sila, tuloy-tuloy yan sila kumakain. Ayan. So pag nag-shift ka from isang beta food to another beta food, mayroong adjustment, no. Minsan hindi sila kakain kasi hindi pa nila kilala yung pagkain. Pero ano lang, sa start isang piraso lang muna pakain, isang piraso lang. Later maano na rin yan nila. Ma-recognize na rin nila na pagkain 'yon. And sa una, sa simula, isang piraso lang muna kakainin nila. So everyday isang piraso lang ibibigay mo until na maganahan at sila. Yun. And then, bibigyan mo na sila ng tatlong piraso, apat na piraso, mga ganun. Until, yun na, maganda na yung kondisyon nila. So, kung mayroon kayong mga question o suggestion, comment lang po sa ilalim ng video na ito. At para sa mga updates, huwag kalimutan mag-subscribe sa channel ko at i-click ang bell button para man-notify kayo sa pinakabagong videos ko.
Hanggang sa muli, isa na magandang araw sa inyong lahat.